agree with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council, but whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hell fire. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath oath against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. And if thy right eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Explain to them that you patuloy namin sa aming topic, Lord, sa destiny ng tao, Lord, heaven or hell. Hindi yun, nasa hell na po kami, Lord. Topic, Lord, at pangalawa, Lord, pangalawang linggo, pray na kayo po yan. Balaan nyo, Lord, nasa sa mga bisita pa rin, balaan nyo sila, Lord, at makita ko yung bilang, ang ginagawa namin dito, Lord, na sila po yun. Makagi dito, Lord, makita nila kung meron dito, Panginoon, at may pagpapala kami sa kanya, Panginoon. Natin. Jesus, can we pray? Amen. Okay, tapos mo yung point. Sige mo, ako po na po. Tapos mo yung point ako kay Jesus. Kasi hindi sa akin po. Okay, nakakilala kami yun na lang sa Bible study sa CCP. Nakakilala namin si Brother James. Teacher ko siya, college. Nalo nagkalimutan ako, nagkita kami sa San Silvilan. Word. Okay? So ngayon pala kayo nag-work. Okay? Pastor ako, apat na anak. Hindi, tatlo pa lang. Palabas pa lang siya niya. Palabas ko lang siya na. Last year. Okay, so ulitin natin natin na nasa na tayo. So nasa series tayo ng the answers to life's biggest questions. Hindi na na. Hindi tayo eh. Ay sabi kasi nga, ito nag-uubis ang church ito, mga bata. Gusto nating maintindihan na lahat ng sagot ng sa mga makindi at malalim at malaki na question ng tao, nasa Bible lahat. Hindi yung may sagot sila, mayroon din tayo. No? Manginigal, gusto mo Muslim, gusto mo... Napalik-pareho lang yan yung Hollywood. At yan ay preference mo lang yung religion. Hindi! Kaya papayag ng ganun. Yung Bible ang may sagot sa apat yan, sa origin, sa tayo nang galing, sa destiny, sa tayo papunta, morality, anong mabuti at masama, at ang meaning, sabihin, anong purpose na lahat ng bagay ito, bakit may ganito, bakit ganun, at hindi ganun. Ang Bible na sasagot niyan, kaya after this series, nawa, especially mga bata, no, at even yung mga matanda, lahat tayo, hindi tayo magtatanong sa Bible. Hindi tayo, baka may holy book din sila eh. No, kaya baka may pwede tayong baguhin, no? Yung Diyos na gusto ko, yung ano, yung Diyos na walang impyerno. Ang ganon. Hindi ganon. No, pagkatapos sa series natin, ang confidence nyo, makikilala nyo yung tunay na Diyos, no? Hindi yung oneness na Diyos, na si Kristo at ang Ama, isa lang, no? Sinubo niya yung sarili niya. Diba? Kasi isa lang sila eh. Hindi ganon. Hindi ganon yung makikilala yung Diyos pagkatapos yung series natin. Ang makikilala natin, tunay na Diyos na malaya siya ang gawin kung ano yung gusto niya kasi nga siya yung Diyos eh. Hindi mo siya pwede questionin bakit may impyerno. Okay? Lahat ito ay papasok sa origin, bakit tayo nanggaling doon, paano masasagot yung aso natapos na tayo doon sa origin. Saan tayo nanggaling? Sa Diyos. Siya ang nag-isip, nag-conceptualize,
siya yung gumawa at siya yung implement kung paano niya tayo ginawa. Natapos natin yan, ilang linggo tayo nung tatlo din. Tapos doon naman tayo sa destiny, saan tayo pupunta? Kung importante saan tayo nang galing, saan tayo pupunta? Okay, sa bagay ko, mga bata pa eh. Itong si, ano, hindi pa nag-iisip siguro ito. Si Salin. No? Pero si Pia, nakikita niya na yun eh. Elementary, college, trabaho, asawa, apo, patay na. Patay, saan tayo punta? So, nakikita niya na yun, mga ganyan edad eh, bata eh. Kaya yung iba, pag may encounter na either problem or pagsubok or pagdidesisyon, sino maasawahin ko? Eh, nataw lang naman to eh. Pag namatay tayo, wala na. Yung aking mga choices sa buhay, wala na consequence. Kung wala, kung hindi nasagot sa Bible yung ating destiny. So last, yung first week natin sa destiny is about Calvinism. Okay? Yung mga Baptist din pala, yung pala hindi ko nabanggit kanina. Ano yung Calvinism? Tinanong ni Daddy to. Kaya in-address natin. Kasi ang ano natin is destiny. Saan tayo pupunta? At yung false teaching ng Calvinism, sinasabi nila, ang tao daw ay walang magagawa. No? Sobrang walang magagawa. Iniwala siyang faith. Kaya binigyan siya ng Diyos ng faith. Hindi na siya nag-decide. Mga ganun yung Calvinism. Eh. So nasobrahan. May tama rin kaso konti lang. Inisa-isa natin yung kanilang tulip, yung kanilang total depravity, yung kanilang unlimited, ano yun? Is unconditional election. So sinabi natin yun na may condition. O, kailangan manampalataya ka sa Panginoon, hindi unconditional. Basta pinili ka ng Diyos. O sila pinili sa impyerno, ito pinili sa langit, sa umpisa pa lang. Okay, pinaliwanag natin doon na yes, ang predestination ay nasa Bible, pero dalawang chapter lang, Ephesians 1 and then Romans 8. No? At ang both chapter na yon, apat na verses lang, tinutukoy doon, ang predestination natin, hindi sa langit, kundi sa na may conform. No? Pero pwede mo rin sabihin yun, na sa langit, pero that is according to His foreknowledge. Sabi, kaya nalaman niya, tatanggap tayo sa kanya, mananampalataya tayo sa kanya, kaya naman, maliligtas talaga tayo. Pero hindi niya pinili yung umpisa pa lang, walang ginagawa yung tao, no? Unfair. Basta sa impyerno to, itong ano, pipili ako ng lima sa impyerno, ito isa sa lang. Hindi ganun. Doon nagkamali itong mga Calvinist na yan. No? Kaya itatanggi nila yung pero double tax sila siya. Kaya nakakalito eh. Kaya just stay away from it. Pag nagturo na sila, pag sinabi ng Calvin, no? Itatanggi pa nila sinabi ni, hindi naman sinabi ni Calvin yun, nakadocument yun, sinabi niya yung pinili ni ng Diyos. Ang pupunta sa impyerno, pupunta sa langit, okay, hindi pwede mong sinawalay sa paling. Okay? So, kaya dinil natin yung first week, dalawang linggo rin tayo doon kasi nga medyo dilatag ko yung total depravity and limited unconditional election and then limited atonement and then irresistible grace and the perseverance of the saints. So isa-isa natin yung dinibank. Mali yun. May tama pero parang tama. Ultimately, mali. Kaya just stay away from Calvinism. Basta napakadami nyo literature, napakadami yung website. So just know na you should stay away from that garbage, okay? So yun, so patuloy lang tayo sa destiny. Ano ba ang destiny ng tao? So dalawa lang sa Bible. Kahapon na may nakausap din ako kong Gatoli. Yan, yung mga robot. Si Jake and si Carlos. Tsuro ko lang parang robot. Eh, paano po? Kung gabi sumagot. Parang nire-rehearse lang nila kung ano yung tinuro sa kanila. Ang kinakausap ko ngayon, sinabi ko na kinakausap ko ngayon. Konsensya nyo, yung kaluluwa nyo, kinakausap ko. Pwede ka bang sumagot ng matapat? Hindi, robot eh. Yung pinapaliwanag, hindi po, paliwanag yung po ganyan. Tawag sa Bible is Rayler. Parang pag-asa yun, sa ngayon. Pag-asa na iniwanan ko na. Reason pupunta ang tao, kaluluwa, walang purgatorio, dalawa lang kayo. Langit o impyerno. So this week at last week, nasa impyerno pa lang tayo. Topic ha. Okay. So anong ginawa natin? So tinignan natin na kahit ako po nung bago-bago ang Kristiyano, sabi ko, kala ko ang hell is figurative lang. Okay, alam yung figurative? So kami natapos ako sa figurative. Kasi namin figurative,
Parang ganun lang, pero hindi actually ganun. Kaya minsan, kinukumpara natin yung ating nararamdaman, di ba? Akala ko nasa impyerno, init. Wala ka sa impyerno, pero dahil mainit, kinukumpara mo yung condition mo, eh, nasa impyerno ka, di ba? Parang sinasabi lang ganun na figurative lang yan. Napakarami kong problema para ako nasa impyerno, ganun lang. So hindi totoo yun, ang hell is actually figurative din, pero literal yan. So doon na kami sa inisa-isa namin yung literal hell. From Deuteronomy 32, Job 11, Psalms 9:17. Basahin ko na mabilis ito para ma-English yung iba. Okay? For a fire is kindled in mine anger and shall burn unto the lowest hell. Okay? Mayroong space eh. May direction. So, tamaba ang hell. So, hindi pwede sabihin yung figurative lang yun. Sabi sa Job 11:8, it is as high as heaven. What canst thou do deeper than hell? That canst thou know. Okay? Hell is below. The wicked shall be turned into hell. So, Psalms 9:17. Okay? The wicked shall be turned into hell. Sabihin, lilipat sila doon. And all the nations that forget God. Sabi sa Psalm 16:10, for thou wilt not leave my soul in hell. Ito yung medyo sikat. Kinote sa Acts 2. Neither thou shalt suffer thine holy one to see corruption. Okay, so nangyayari ang hell, pagkamatay, at hindi lahat doon. Okay, hindi lahat doon. Pero iba sa langit, pero iba sa hell. At ito yung kinote sa Acts 2, kasi nga si Jesus Christ ay pinatunayan na siya ang Messiah. At nung napatay man siya, hindi siya nanatili doon. Okay? So talaga nasa ilalim ng hell at mahirap doon. Sabi sa Psalm 55:15, let death seize upon them and let them go down quick into hell. For the wickedness of it is in their dwellings and among them. So, ito yung sikat naman sa purgatory prayer. Yung mga tao na pinag-pray natin na mapunta na sa impyerno agad. Okay? Yung sabi nito eh. Kasi they deserve it, okay? So, huwag nyo lagi gagawin yun. Pero may mga tao gano'n. Okay, magulat at Psalms 86:13, for great is thy mercy toward me and thou hast delivered my soul from lowest hell. Okay, so, pagod sa Psalms 139, I ascend up into heaven, thou art there. If I make thy bed, my bed in hell, thou art there. So, sabi sa Proverbs 5:5, her feet go down to hell, speaking of yung mga prostitute to. Her steps take hold on hell. So, karamihan ng mga tumapatol sa prostitute, nung malamang sa hindi, impyerno yan. So, may pag-asa pa yan habang may pag-asa pa, pero malamang sa hindi, mabilis ang ano yan, bulusok sa impyerno. Pero yun mo, yung tinuring mo yung isang sagradong bagay, di ba? Sagrado yan, hindi yan nilalaro. Yung relation ng lalaki sa babae, hindi yan laro. Ikaw, ginawa mo laro. No? Ginawa mo para kumakain ng ice cream. Yung ice cream kaya mo yun. No? Kaya pag hindi ka na salba, impyerno ka, okay? Kasi yung babae mo, ginawa mo business. Okay. Proverbs 9:18, but he knoweth not the dead are there, okay? Yung mga patay daw yun doon, saan yun? And that her guests are in the depths of hell. So, anong to, strange woman ang gito? Mga prostitute, tsaka mga hindi kasal, sila yung nagsama. Okay? So, in-state na sa impyerno sila. The hell and destruction are before the Lord, but much more than the hearts of the children of men. Sa Proverbs 15:11. Okay, may totoong hell, destruction na banggit. Sa Proverbs 15:24, the way of life is above the wise, but he may depart from hell beneath. O yung sabihin, pag ikaw ay wise, at tulad ng mga naligtas, o hindi ka napupunta sa impyerno, bakit? Kasi nga, wisdom mo, siyempre, may impart sa inyo sa impyerno, hindi ka napupunta sa impyerno. Okay, mga sabi dito. And thou shalt beat him with the rod. Doon naman sa mga bata. Ganyan ang talagang kami dito last week. Nakikinig ba kayo mga bata? Amen. Hindi na bata siya. Hindi na doon, hindi ka na pinapala. Kasi mabait tong bata ito eh. Sana lahat ng bata mabait. Ha? Mga bata! Amen ba? Amen. Amen. Ano sabi sa Bible? Proverbs 23:14, thou shalt beat him with the rod. Paluin mo yan. Bakit? And shall deliver his soul from hell. Okay? E paano iba? Pinalo naman kaso hindi na punta sa impyerno. Sabi, pulang pa yun.
either that or talaga namili siya ng mali. Okay? Proverbs 10:7-20, Helen's destruction are never full, so the eyes of man are never satisfied. Psalms 5:11, therefore Helen, enlarge yourself and open her mouth without measure, and their glory and their multitude and their pomp, o siya yung pomp, mga yabang. And he that rejoiceth shall descend unto it. Okay, pailalim ulit. Isaiah 49, hell from beneath is moved to, for thee, to meet thee at thy coming. No? Sasalubuhin ka daw na rin. Pero, it stirreth up the dead for thee, even all the chief ones of the earth. Okay? So, doon tayo natapos last week. So, eh, kaso dami pa. 1, 2, 3, 4, 5. Try natin tapusin today. Okay, doon tayo sa Isaiah 14:15, binasa ng ladies. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Okay, hell is below, down. And thou wentest the king with ointment, Isaiah 27:9, and didst increase thy perfume. So tapos naman tayo dito. And did send thy messengers afar off. So mayaman to. And didst deface thyself even unto hell. Okay? So yung mga mayaman daw ay pinababa naman yung sarili nila. Kaya nabanggit natin last week, na karamihan, according to Jeremiah, isa sa mga dahilan minsan, lalo na marami ang tao, no, nagkakaloko-loko na, pag yumaman, napakadalas. Dating hindi mayaman, yumaman, ang nagagawin nila, papalit na ng asawa. Diba? Usapan namin kahapon. Kasi yung kaibigan namin, senior manager. Ay yung siyempre, mga kasama nito, mayaman. Ilan ang divorce yan? Ilan ang... Nahihilo ka eh. Nagpalit. Tama na sir, pwede naman. Okay? Pag yung mayaman ng tao, nag-iing sila ulo. No? Pero hindi lagi. Pag nagabayan ka ng salita ng Diyos, masasalba ka dyan. Ezekiel 31:16, I made the nations to sing the sounds of his fall when I cast him down to hell with them that descend into the pit. Ano yung sabihin nyo? So ang Diyos ay pag nagparusa, isa mga kaparusahan niya, itatapon doon sa impyerno. Okay? Old Testament pa lang tayo, ha? Amen tayo sa New Testament, mas malinaw. Ezekiel 31:17, they also went down into hell with him and to them that be slain with the sword and they that were his arm. Okay, pag sinabi ito, yung mga kakampi niya, tsaka yung mga kanyang aliado that dwelt under his shadow in the midst of the heathen. Okay? Kaya yung mga heathen ay sa impyerno yan pag hindi naligtas. Okay? Okay, ganun din sa Ezekiel 32:27, and they shall not lie with the mighty that are fallen of the circumcised which are gone down to hell. Okay? So yung mga namatay na, na mga hindi, naligtas, sa impyerno daw, malinaw. Okay? Sa Amos 9:2, though they dig into hell, then shall mine hand take them. Though they climb up to heaven, then will I bring them down. Tapos namin pala tayo dito last week, naalala ko. So sabi nito, kahit magtago ka pa, sabi mo mga ganun, gumawa ng masama, tinago yung ginawa ng masama, okay? Pero pag ang Diyos ang hinahanap ka, tapos ka, makikita ka rin na, okay? Kasi sinasabi lang natin dito, literal yung hell, kasi sabi nito, nag-hukay siya eh. Even kahit mag-hukay ka, no? Gumawa ka ng bumper, makikita ka ng Diyos. Jonah 2:2, and said, I cried by reason of my affliction unto the Lord, and he heard me. Out of the belly of hell cried I, and thou heardest me. So si Jonah to, so si Jonah ba napunta sa impyerno? Hindi. So yan ay patunay sa mga tinatawag na double fulfillment of prophecy. So may mga sinasabi sa Old Testament na natupad immediately, pero iba doon ay hindi. So ito ay in-apply ni Jesus ang New Testament sa kanyang sarili. No, si Jonah ay as Jonah will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth, sabi doon, ganun din naman ang Son of Man na mamamatay at ililibing at pupunta siya sa impyerno. Okay, isa kaya sa mga difference na sa mga papis. Sabi mo, hindi pumunta sa impyerno. Diyos nga siya. Kasi sabi dito, he descended to the depths, sa heart of the earth. Kasi sabi dito, napunta siya sa impyerno. Okay. So, ayaw nila ng ganun eh. Habakkuk 2:5, he also, because he transgressed by wine, is a proud man, neither keepeth at home, enlarges his desire as hell.
Okay, yung sabihin ng health para parang lumalamon. Last week, naanan natin yung parang sawa, no? Pag hindi kaya ng panga niya, e-expand niya pa. So, huwag yung sabihin na, masikip na siya yung pera, no? Hindi na tayo punta doon. Lalaki pa yun. Okay? Matthew 5:5, yun tayo sa, ano, sa New Testament. Binasin nyo kanina. Ang context nun ay, hiwalay mo yung mga, ano, yung putulin yung kamay mo, ayun yung figurative. Pag nagkakasala yung kamay mo, yung isang parte ng katawan mo, na lagi na lang, ikundin na mo siya, kasi putulin mo sa ano. Mara, yung mga kaibigan ko, mahal na mahal ko yung kaibigan ko. Walang makakapaghiwalay sa amin kasi marami lang yung pinagsamahan eh. Kaso, naligtas ka. Dinadala ka niya sa ibang bahay. Hindi pa sa impyerno. Pero yung sabihin, ay, inaalis ka sa church, no? Inalayo ka sa church, kahit kasama mo pa yan. Alam niyo ba yun? Diba, sabi sa Bible, eh, magdi-divide kayo talaga eh. No? Kaya napaka-importante na sumunod tayo sa Panginoon. Kaya sabi dyan, huwag alisin mo yan sa sistema mo. Okay? Kaysa naman mapunta ka sa impyerno. Okay? Eh, pareho na kung tumanggap sa Panginoon, hindi okay. Magpatuloy na lang kayo. Okay? Sabi sa Matthew 10:28, very famous din, kasi ito yung nag-describe ng kaluluwa at katawan ay magkaiba. Sabi dito, fear not them which kill the body which are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. So matakot tayo sa Diyos kasi pag pinatay tayo ng Diyos, lahat, punta tayo sa impyerno. Tutundo ba ang impyerno? Ano, nakikita nyo na, ha? Kaya natin binabasa ito, pag labas natin, pagtapos natin dito sa park na to, wala nang duda sa inyo. Nasabihin na, dati, umatid ako ng baptisters, mayroon ganun kasi akong na-encounter. Ilang taong ako umatid sa baptisters, tapos hindi kasi sigurado kung may laki o impyerno. Ang dali. Anong problema? Sa pastor ba o sa'yo? Okay, sa Matthew 11:23, and thou, Capernaum, which are exalted unto heaven, shall be brought down to hell. Ang sabihin lang nun, even mga nation, or yung Capernaum kasi sa region, okay? So pag puro wicked na kayo dyan, wala na natira, alam nyo na sa Sodom and Gomorrah, di ba? Iisa lang yung righteous, backslider pa, inalis na doon, pinatay lahat ng tao nyo. Ang impyerno ang pumunta sa kanya, hindi ka nalip yan, pero parang ganun. Ano pa ba? Ito, sa Matthew 20:15, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more than the child of hell than yourself. So may mga anak ng Diyos, may hindi pa anak ng Diyos, may anak ng demonyo, okay? Ito sinasabi dito, anak siya ng impyerno, ano sabihin nun? So ganun lang din yan, anak ng demonyo ito, papunta siya doon. Okay? Matthew 20:33, you serpents of the generation of vipers, how can you escape the damnation of hell? Napakaganda rin ito. So medyo gumagamit ang talinaga ang Panginoon, no? Ginagamit ang magandang salita ito mo ito. Para hindi sila malito. Itong mga kausap nyo rin sa Matthew 20:33, saan pupunta ito? Sa impyerno. Kasi sabi yung iba, hindi, ano, may hanggang buhay tayo, may pag-asa pa tayo. Hindi totoo yun. Meron lang anak ng demonyo yan, saan pupunta yun? Hindi, paano natin sila mahi-sharean? Yun nga, share natin na habang di pa sila anak ng demonyo, share na natin. Yun yung pag-aiba natin. Okay? Kung tayong parang itong mga ito, kala mo ang babait nila, kaso share, pati yung mga baling, ako hindi ako nasa baling. Alam nyo na yan. Yun po pala isang pag-aiba namin. Ang mga Baptist. Karamihan ng Baptist, may niwala, kahit yung mga baling may pag-asa pa. Okay? Pero malinaw sa Bible na yung kabadingan, pag gusto mo, lalaki ka, gusto mo, lalaki rin, ang hindi normal yun. At yun ay isa sa mga parusa ng Diyos, hindi lang yun, ha? Pero isa yun sa mga malinaw na parusa ng Diyos. Bakit nag-iba to? Ang normal na lalaki, gusto babae. Ang normal na babae, gusto lalaki. Anong nangyari? So sinabi sa Romans, dinescribe doon kung paano sila tinurn over, ginibab ng Diyos. No? Ayaw nyo ng Diyos, galit ka sa Diyos. No? So bang bastos muna. No? Hindi ka na-content sa, diba, sabi kasi doon, as the women,
our last, yung mga men, between men, di ba? Diba yung punta doon? Yeah, kasi sabi dito, may mga taong buhay pa, wala nang pag-asang maligtas. Yun ang sabi sa Bible. Yung iba, hindi makuha yan kasi nga, ang laging ang idea ng mga preacher, pastor, kung sino man yan, let's bring people here, inside the church. Pag nasa church sila, capture na sila. Eh, paano pag nagkalat dito yan? Okay? Kaya minsan mamaya ako, sabi nyo kayo, kasi nga, hindi tayo basta kabig ng kabig. Diba? So, itong mga to, malinaw dito, na hindi lang niya sinabing papunta sila sa impyerno, ang sabi niya, paano kayo makakawala? Talagang hindi na kayo makakawala, di ba? Ba't niya mo sinasabihan yun para sa mga nakakarinig? Para alam natin na may point na meron tayong nasobra na tayo ng kasalanan, no? Pati utang natin, wala nang pag-asa. Di parang hindi friendly yung ano yun. Mahala sila. Yung at least yung mga pwede pang maligtas, maligtas. Okay, nakita niyo sa ano, nakita niyo yun. Eh sabi dito, how can you escape the damnation of hell? Mamaya, babalikan din natin ito kasi yung third point natin is damnation. Yung sabi ng damnation, tinapong sila doon, galit ang Diyos sa kanila. Okay? Mark 9:43, if thy hand offend thee, cut it off. Matapos tayo sa kanila sa Matthew 5, diba? Ganun din yun. Sa Mark 9. Then sa Luke 10, ganun din. Sa Matthew, inulit yung Capernaum. Na ikaw sila, buong town nila is pupunta sa impyerno. Sabi sa Luke 12:5, but I will forewarn you whom ye shall fear, ganun din sa Matthew 10:28, sa Luke 12:5. Natakot ka sa Diyos kasi siya ay, ang parusa niya is talagang sa impyerno. Okay? Malinaw to ang mga bata. Walang duda dito. Kasi ibang literature, ganun eh. Ano, malamig daw sa impyerno eh. Hindi. Pero parang ganun sa mga napakarami nilang salita, parang ganun yung lumalabas. No? Tsaka later, pag ano, impyerno ka ng 10 years later, pumunta sa langit, ganun. Pag makikita natin dito, wala ka ng pag-asa pag nasa impyerno, kaya matakot tayo. Okay? Because, ito na yung sinabi ko alin sa Acts 2, nirelate ka rin sa Psalms. Okay, tapusin natin ito. James 3:6, the tongue is a fire, a world of iniquity. This is the tongue among our members, or so is the tongue among our members. So itong ating dila daw ay parang nagliliyab na apoy at punong-puno ng pag sinabi iniquity, kasalanan. Okay? So is the tongue among our members that is, it defileth the whole body. Pag sinabing defileth, dinudumihan. Okay? And set it on fire, the course of nature, ano yung sabi nun? So, sinusunog. So, alam natin yung from science class, di ba? So, alam niyo yung science, yung physical change versus chemical change, di ba? So, kasi sabi yung physical change, binunog ko to, pulpit. Pag tinignan mo yan, kahoy pa rin yan eh. Pero pag sinunog mo yan, hindi na kahoy yan. Okay? Pag doon na yan, may chemical change. So, kasi nga yung apoy ay talagang mapanira. Mapanira. Kaya ang sinasabi dito, yung ating dila daw. Kaya ngayon, galit tayo sa mga false prophet, false teacher, no? Hanggat maaari, may pagkakataon tayo, express natin yan, no? Hindi tayo galit na sa tao, hindi tayo mapagbahal. Kaya sabi dito, yung dila mo, pag mali-mali, puro kasalanan yan, sabi dito, is set on fire of hell. Kaya sabihin yung mga dila nito, mga to, hinanda na ng demonyo. Okay? Kaya sana maintindihan nyo pag medyo feeling nyo baka hard preaching dito ah. Eh kaya ano naman pinag-uusapan natin eh. May mga sinungaling dyan kailangan nating labanan. Amen? Okay. Kaya ina-upload na namin yung sa YouTube yung aming preaching. Kasi yung iba rin naman, mga sinungaling, may mga tulad sa repentance nga. Hindi ka naniniwala sa repentance eh. Ano ko sinabi yan? Okay? Silungaling. Anyway, Revelation sa Peter muna, 2 Peter 2:4, for if God spared not the angels that sinned, okay, hindi pati yung mga nagkasalang anghel, hindi na pinalagpas ng Diyos. Anong ginawa sa kanila? Hinanda na yung impyerno sa kanila, sabi ko, but cast down
but cast them down to hell and deliver them into the chains of darkness to be reserved at the judgment. Okay, so may impyerno, may impyerno. At hindi lang mga tao doon, mga anghel na nagkasala. Revelations 1:18, I am he that liveth and was dead, and behold, I am lived. I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and death. Okay? Ito rin yung tinanong sa akin. Kahapon. Ah, oh, pinapalamas. Si Pedro daw ang may susi. And therefore, ang Catholic, dahil first confirmator, dahil wala namang ebidensya daw, pero yan ang tinanong sa kanila. Kasi Peter, Matthew 16, then Peter, and then Catholic Church. Therefore, kung mga ito, lahat ito, walang kwenta. Kami ang Catholic. Nasa kami ang susi. Wala yun, no? Ang may susi talaga, si Jesus. Ng heaven and hell. So, natakil namin yun sa Thursday, yung susi ng mga pastor. At ng church. So, hindi ko na-preach yan. Okay, so, Revelations 20, 13 and 14. Ito na talagang literal. Lagi namin ginagamit sa winning. Sabi dito, and the sea gave up the dead which are in it. Okay, mga patay na nasa sa dagat ay yung parang na-resurrect. Okay, mga patay. And the dead and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire which is the second death. Meron bang impyerno sa Bible? Malinaw. Natawag dyan ay second death. Okay, so itong mga other passages, ito yung na-identify ko na medyo non-literal. Okay, so Revelation 6:8. Ang sabi dito ay, ano tapos na ba tayo dito, no? Yung death and yung death ay sinusundan ng hell. Ano yung sabihin nun? Hindi mo sumusunod ng hell. Yung sabihin lang nun, yung mga maraming namatay na hindi naligtas, kasi sa gera pinag-usapan dito, ay, yung sabihin nyo, mapunta sa December. Okay, non-literal. Sabi sa Isaiah, your agreement with hell shall not stand. So, non-literal yun. Pero hindi ko natapos ito, may mga banggit, no? May mga reference sa Bible ng non-literal ang hell. Pero, konti lang. Yung mga inisa-isa natin kanina, napakarami. Literal ng impyerno. Okay, so point number one is the reality of hell. Point number two is destruction. Okay, hell is ang pagkaka, parang nire-relate, ini-equate siya sa destruction. Kung ano, pag nilagay kasi impyerno, hindi buhay pa naman kami yun. Kaya sabi ng mga loko-loko, sabi na magpa-party kami sa impyerno, di ba? Ako ang hangi sa impyerno, sabi nila kay Satanas. Loko-loko yung mga yan, hindi ganun, papalasahan pati sa Satanas sa impyerno. Amen? Kaya huwag natin gagawin yung biyo. Kung ginagawa ng biyo kasi hindi sila niniwala. Hindi sila takot, wala silang takot sa Diyos. So isa sa mga ginagawa sa soul winning, nilalagay natin sa kasa preaching, itong mga batang to, nilalagay natin yung fear of God sa puso nila. Hindi masama yun. Iba sabihin, huwag mo masyadong ganyan, matatakot sila. Gusto mo matakot sila. Oo! Dapat matakot tayo. Hindi, takutan lang eh. Takutan talaga kasi nakakatakot talaga yung piano. Amen? Kumbaga? Pag may mayabang dyan, nakita kayo, hindi, huwag kayo matakot dyan. Mayabang yun. Sa impyerno ang punta nun. Hindi sila takot. Kahit hindi ka patakot. No? Kung ito nga sa inyo, yung dati yung boss, 80s eh. Ang nagkwento sa akin yung kanyang driver. Bebe! Ano siya, Briton. 80s, talagang yabang. Hindi siya niniwala may Diyos. Eh doon sa Makati, mayroong ano, pinatay siya nung kanyang Briton din eh. Pinatay siya. Siguro si Raul. Saka sinisigaw siguro. Hindi nakapagtip eh, pinatay siya nung ano. Pinatay siya nung ano niya, helper niya, yung kanyang boy. Sabi nung boss, sabi nung driver natin boss ko sabi. Ano ba sabi nung boss natin na hindi? Sabi niya, oh my God! So, tahapag din siya eh. Yun ang totoo, pag dumating ng wrath of God, pag lumalim tayo, pupunta tayo sa Revelation, sabi doon lagi, pag the day of the Lord, pag dumating na yung day of the Lord, tayo masaya tayo kasi pupunta tayo sa langit. Kaya sila takot sila, gusto nila, tabunan na sila ng bundok.
Gano'n sila katakot siya. Mga bata, huwag kayong papadala dyan. Hindi kami takot dyan. Matatakot ka rin pag dumating na yan. Hindi yabang ang magsasalba sa atin. Hindi ako takot dyan eh. Matatakot ka rin. Kaya distraction. Kasi alam yung distraction, hindi lang yung katawan mo, kaluluwa mo, pati yabang mo, talagang destroyed. Okay? Sabi sa Proverbs 15:11, hell and destruction are before the Lord. Okay? So hindi lang basta destruction, pero hell. So nire-relate siya dun. Okay? Kasi nga, ang hell is dyan sila de-destroy. Okay? Na-realize siya na. So papakusahan sila dyan, hindi lang papakusahan. Sisirain sila. At lahat ng kasama sa kanila, kayabangan, sira. Okay? And lastly, Proverbs 27:20, sabi doon, ganun din. Hell and destruction are never full, so the eyes of man are never satisfied. So, Job 26. Since hell is naked before him and destruction has no covering. So, when you speak and think of hell, yun yung dapat naiintindihan natin. Ganun yung tayo dapat pag nag-fix tayo sa tao. Kasi sabi, hindi yan, hindi naman yan eh. Huwag kang mapayar pag gusto ulitin tayo. Style nila yung kasi nga wala silang takot sa Diyos. Pero ikaw, kaya nga tayo gusto ulitin, di ba? Nag-design ba tayo ng oras? Oo, oh, hanggang maaari, yung magsina ng oras. Sa kahapon, nag-solvening pa kami, daming ayos sa bahay. Mag-aaro tayo, nag-ibinturahan. Importante yung solvening eh. So, point number 3, and lastly, ang hell is, gusto kong bigyan ng daan ito kasi nga, again, maraming naniniwala na ang Diyos ay the God of love. Is God the God of love? Yes, kaso, ano yung other? He is a just God. So, laging illustration namin sa meaning, para lang matutunan nyo rin, di ba? Kasi ito na, inunstra ko na ito, yung pinakamabilis na may intindihan at malinaw. So, meaning, so, sabi ko, kumari ako, may utang ako sa'yo. Tapos, hindi ako nagbayad. So, papakulong mo, kasi sabi ng judge, mabuti akong judge, kaya hindi siya makukulong. Tama ba yun? Parang sinasabi nila ngayon, ang Diyos ay mabait, kaya therefore, walang pupunta sa inferno. Maling mali. Ang kinuha lang nilang side ng Diyos is yung love, yung justice, binaliwala nila. Wala, wala nga yung pa. So, mali. Kaya sabi dito, damnation. Galit ang Diyos. Okay? May isang kulto daw, nagsulat si isang human creature, sabi niya, God is not mad at you. God is not mad at you daw. So, binabaliktad kung exactly kung ano yung sinasabi sa Diyos, yun ang kabaliktad ng Philippines ng marami, ng iba. At mayaman tong babaeng creature na to. Si, Joyce Mayer. Meron pa sa amin dun, umakatin dati sa amin eh. Buti nga hindi na. Nagkoko kay Joyce Mayer. So, walang preacher na babae. Amen? Amen. Ngayon, ngayon, tingnan natin ha, from these verses, ang gusto ko lang parating dito, galit ang Diyos. Okay? May galit siya. Yung impyerno, kaya may impyerno dahil galit siya. Pag sinabing damnation, galit ang Diyos sa'yo, pinapong ka na dyan. Okay? Yun lang. Okay, Matthew 23, you serpent a generation of vipers, how can you escape the damnation of hell? So hindi lang hell, but the damnation of hell. Sabi sa Daniel 12:2, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some unto everlasting life, but some to shame and everlasting contempt. Pag sinabi contempt, ganun din yung condemn. Contempt, galit ang Diyos sa'yo. Sabi sa Matthew 23:14, woe unto you scribes and Pharisees, hypocrites, you devour widows' houses, and for a pretense make long prayer, therefore you shall reap the greater damnation. Anong sabihin nun? Anong sabihin nun? Sa impyerno ba may mas mainit pa doon? May mga compartment? Mas mainit? Mas hindi masyadong mainit? Meron ba ganun? Parang. Basta mainit yun. No? Kasi sabi nito meron eh. Greater condemnation. Okay, so
pwede natin in-state yan na yung iba mamamatay, matahimik, pero sa impyerno. Pwede naman yung iba talagang pinahiya muna ng Diyos dito sa lupa, and then sa baba, parang din na sila gayahan, gagigayahin. Pero later, mas mainit pa doon. Okay? Kasi ganun, galit ang Diyos, amen? Galit ang Diyos po. But he that shall blaspheme the Holy Ghost shall have never forgiveness, but in danger of eternal damnation. Okay? Mark 12:40, which devours, says, ganun din. Greater damnation. Okay, dalawa na. Matthew 16:16, he that believeth is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Okay, inequate yung damnation sa hell. Hindi sinabi yung hell dito. Pero, damn. Ano yung sabihin nun? Sa hell, equal yun. Destruction and damnation. Luke 20:47, which devour houses, ganun din, shall receive a greater damnation. Okay, Matthew, Mark, Luke, may greater damnation. Okay, may good pa ba tayo? John 5:29, and shall come forth they that have done good into the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. So, pareho-pareho siya sa Daniel. So, may kaligtasan, may resurrection, pero iba sa langit, iba sa impyerno. Hindi sinabing impyerno dito, pero damnation sa impyerno. Romans 3:8, and rather, as ye be scandalously reported, and some affirm that we say, let us do evil, that we may, that good may come. Ito yung mga false teacher na siraulo talaga. Bakit? Kasi yung kaawaan ng Diyos, yung mercy niya, di ba kaya nga tayo niligtas ng Diyos kasi naawan sa atin, mahal niya tayo. Sinasabi ng iba, na gumawa tayo ng maano, gumawa tayo ng masama para grace will abound. Loko-loko talaga. Kaya sabi sa kanila ni Paul, whose damnation is just. Okay? Pag tinapos sila sa impyerno, talaga si Raul nito, nililigtas na nga tayo ng Diyos eh, tapos bababuhin mo pa. No? Ligtas mo kami, mabuti kayo eh. Kaya sabi ng Bible, pag sila'y tinapos sa impyerno, dapat lang. Okay, nakikita nyo na ba, mga bata? Ang ginagawa natin dito, inuubos natin yung, okay, nilalahat natin, o inaaral natin lahat na. Ang sinabi sa atin ng Bible, para maintindihan natin ang kalooban niya, about our destiny. At our destiny ng mga taong kailangan natin i-win habang di pa sila naging reprobate. Okay? 2 Thessalonians 2:12, that they might be damned who believe not the truth, but had pleasure in righteousness. Sa Tagalog, itong mga dapat sa impyerno, dapat talaga mapunta sa impyerno, bakit sila hindi naniwala sa katotohanan? Diba? Isa mga naalala kong galit na galit ako, yung talagang, hindi ko may paliwanag kahit yung bata pa ako. Pag yung katotohanan ay na nasalaula sa iglesia. Na? Nababastos lang yun. Galit na galit ka, hindi mo alam kung bata ka pa lang, hindi mo paliwanag. No? Pero ngayon, naintindihan ko kaya pala gano'n kasi yung katotohanan ay may kinalaman sa pagpunta natin sa langit sa impyerno. Kaya pag binastos mo yung gospel, ang dami namin nakausap kahapon at sa mga ibang lugar pa, no? Hindi nila tinanggap eh. Pero iba tumanggap, that's the Lord. Pero iba, makikita mo minsan kahit bata ayaw. So pag tinapos sila yung impyerno, tama lang yun. Amen? Hindi tayo gating pakiramdam sa Diyos na parang unjust yung Diyos, yung sabi mo kanina. Parang masama ang Diyos, hindi masama ang Diyos. Hindi mo alam idea ng masama at mabuti apart from God. Kung ano yung ginagawa ng Diyos, yun ang mabuti. Okay? Don't be deceived. Sa, malapit na po tayo. 2 Peter 2:3, and through covetousness shall they with vain words make merchandise of you. Hindi ko na nalaktawan ko yung ano, pero 2 Peter 2, okay, dalawang verses lang yung pagitan nila, 2:1 and 2:3. Ang topic sa 2 Peter 2 ay parallel sa Jude, okay, parallel verses niya. Isang pinag-uusapan ng mga false prophet, ito ay mga wala ng pag-asa ang maligtas. Ay hindi, paano magsisisi sila? Tinuturo na nila, nagkakapera pa sila doon sa tinuturo nilang mali. Tapos sabihin ko, may pag-asa kong maligtas. Ano ba?
Diba? Kaya ito, hindi naman sabi dito. But there were false prophets among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily, shall bring in damnable heresy. Bakit damnable? Kasi sobrang sama. At ang Diyos mismo magagalit doon sa mga tinuturo nila sa kanila mismo. Okay? Even denying the Lord that bought them and bring upon themselves with destruction. So, binili sila ng dugo na Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay namatay, si Jesus ay namatay, para sa lahat yan. Kaso, inayawan nila. Okay? Ganun din sa 2:3, through covetousness, they shall be feigned words. Pag sinabing feigned words, sinungaling. Or pag sinabing feigned pala is nagkukunwari, pagkunwari. Okay? Ang gagawin nitong mga to, sabi niya, shall make merchandise of you. Ano sabihin yung merchandise? Sino merchandiser dito? Ha? Isa, merchandiser doon. Dicer tawag nila. Ibig sabihin nito, ang tao ba dapat binibenta mo? Siyempre, hindi, di ba? I mean, okay lang magbenta ng ano man, huwag yung tao. Pero itong mga false prophet na ito, binibenta tao. Ano nangyari yun? Kasi ngayon, yung tinuturo nila, mali na. At ganito yan, para maintindihan nyo. Kaya napaka-importante natin sa pagpili ng tamang church, yung ibang mga na-witness ko rin, kaya nga ganun po na tatlong libo naligtas isang araw. Kasi nire-report nila doon yung mga tao, mga ututo ng mayaman sa US, yun ba dyan? Ang galing nitong preacher, siguro ang galing nito, sipag siguro nito. Let's give more support. Pera yan! Kung hindi niyo pa naiintindihan niya, kaya sinasabi ko na as early as possible, hindi ako nag-hold back dyan. Yan ang totoong nakita ko. Kaya sinasabi ko, hindi tayo ganun. No, pero sinasabi sa Bible, paulit-ulit, isa talaga sa mga ginagawa ng mga fault kasi dahil sa pera. Okay? Kaya sinasabi dito, ni Peter, nasa impyerno itong mga ito, hinusgan niya na. Eh sino pa si Peter para mag-husga? Well, alam niya ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo din, pag nakita natin false prophet, yung sabihin, pupunta sa impyerno, yung sinabi ng Bible eh. No? So para ma-warning din yung mga tao. Okay, sabi dyan, whose judgment now of a long time lingered na. Sa Tagalog, no, naghihintay na yung judgment sa kanila. No, naiinip na. Okay? And bring upon themselves swift destruction. And then lastly, their damnation slumbered na. Ibig sabihin, hindi na makapaghintay yung kanila impyerno. Gusto na silang para sa akin pala. Okay? Ito naman, sa natake namin, last week ata yun, nag-Lord's Supper kami, natake namin ito. Nasabi kasi doon, sa 1 Corinthians 11:29, for he that eateth, drinketh unworthily, okay, binabasas na yung katawan ng Diyos. Yung iba dito, nag-pray, no? Inaalala natin yung namatay, pinatay si Jesus. Para sa kasalanan, inaalala. Yung iba dito, gusto lang kumain. Nakikain lang sa Lord's Supper. Kaya sabi ito, he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself. So ganun nga, mga bata, kaya ito mga ito, hindi pinaalaw yan pag bagay na sa Diyos. Hindi kaya pinaalaw na gawin nilang katatawanan. Bata pa sila. Ina-inculcate ko na sa utak nila, hindi ito joke time. Okay? Sabi sa last na po ito, tatlong verse, Romans 13:2, whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, that they that resist shall receive to themselves damnation. So ito ay medyo hindi lang sa hindi sa impyerno to. Okay? Pero inano ko lang, kinumpile ko lang yung damnation para may kinihan yung sinunod damnation. Sinabing damnation, galit sa'yo. So sa kanila, sa Romans 13, kung alam niyo yung context, gobyerno yan. Okay? So pag nagkasala tayo sa lupa, pag tayo kinulong, okay? Hindi tama yung magkulong, ha? Pero yun ang batas kasi sa lupa. So pag ikaw kinulong, natutuwa ba sa iyo yung gobyerno? Siyempre, hindi. Okay? So, galit ang Diyos at even ang ating society sa mga sa ibang tao. Okay? Romans 14:20, and he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith, for whatsoever is not of faith. No, medyo malalim na. Itong pinag-usapan sa Romans 14 naman, yung mga
practices nila. Kaya po daw, pagkain ka ng kain, hindi ka naman nananampalataya, okay? Masama rin yung para sa iyo, kasalanan yun. Ito yung medyo mababaw na. Hinuli ko lang, okay? Sabi sa 1 Timothy 5:12, having damnation because they have cast their first faith. So, that's it. So, sana naitindihan natin, ha, mga kapatid. Ang impyerno ay totoo. Galit ang Diyos at doon niya i-destroy ang mga kaluluwa ng mga to. Hindi ka pwede magmalaki sa Diyos. Dapat takot lang. Sabi niya sa Bible, is a terrible God. Sabi naman niya, huwag ka matakot. Respeto lang, respeto lang. Hindi po. Kaya kami impyerno, dapat takot tayo sa Diyos. Okay? Kahit ang mga young people, ganun din. Kaya iiwas kayo sa mga kasalanan, dapat yung iwasan, kasi takot kayo sa Diyos, di ba? Kasi minsan hindi tayo ganun karunong, hindi tayo ganun ka-spiritual. Kaya lang ako sumusunod sa tatay ko, kasi naintindihan ko na ito ay masama. Okay yun, habang nagmamature ka, pero di ba mga bata, hindi nga ganun sila kabilis. Kaya ngayon, mayroong pagpapalo. So ganun tayo, matatanda na tayo. Sino papalo sa atin? Physically, wala na. Kaya binipreach sa Bible, binipreach sa church, matakot tayo sa Diyos. Takot! Amen? Amen! Matakot tayo sa Diyos. So hell is the destiny of those who will not obey the gospel. So, ano, gusto ba natin sila doon? Hindi. Kaya tayo soul winning. Lagi, mamaya, sana hindi umulan. So, tingnan natin, magdaon tayo ng ano. Payong, sa kapote. Wala tayo kapote. Hindi na tayo, ha? Kasi last week, nakaliban kami. Bakit kami kasi last time na naulanan ako, nag-absent ako nun. Okay, let that be the destiny of the most people we can reach with the gospel. So iba, wala nang pag-asa. Pero marami pa tayong marireach, amen? At yung sinasabi dito, puro kalokohan yun. Ginagawang kalokohan yung gospel. Kaya aralin natin ito ng aralin para pag dineliver natin, talagang tagos. Hindi yung magdududa pa sila. Kasi tayo mismo, wala tayong confidence. Kasi hindi natin inaaral eh. Yung pag inaaral mo yan, magsipag kang aralin yan. Hindi sayang yung dalawang oras natin na soul winning. Hindi masasayang yun. Tapos even yung mga nakakausap natin, mga Pentecostal, diba? And believe, hindi naligtas yung Christian kahapon. Pero, I made an impact. Pinakita ko sa mali yan, yung turo nyo. Okay? So, pag hindi sila nag-turn away doon, marami mong pagsimpiyan na nakala nila sila ay Kristiyano. Okay? So, let's pray. Maraming salamat na napaganda na aming topic, Lord, sa impyerno, Lord. Nawa, lahat ang nakatin, Lord, especially mga young people, Lord, na first and second week na kinakain namin ito, Lord, na tumanin na sa kanilang puso. Hindi na mawawala. Ang impyerno, dapat namin katakutan, hindi sa amin, sa ibang tao. Maraming salamat, piniligtas nyo na kami. The way that we preach, Lord, the gospel, Lord, sa mga iba, Lord, na tao, kasi nawa doon ng fear sa amin din, sabi sa Jude, na others saved with fear, na kami po'y pakita namin na dapat nakakatakot talaga ng hell, therefore, may iba ito pong maliligtas pa kami. Hindi nilamang kami, maraming salamat po sa inyong biyaya at natapos sa amin sa lahat ng Jesus na yung pray. Amen! Okay, God bless. Yes. Do you understand now?